Sa kabila ng paparating na bagyong Nika, bumisita at namigay ng ayuda si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang lugar sa Cagayan na nasalanta ng bagyong Marce. At live mula sa Tuguegarao City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang lagay ng panahon dyan, pati na rin ang pagbisita ni PBBM? Alam mo, Jess, unti-unti nang nararamdaman ang pag-ulang dulot ng bagyong Nika sa ilang bahagi ng Cagayan na ngayon ay nasa signal number 2. Pero sa kabila nga nito, itinuloy pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbisita dito sa probinsya para personal na magpaabot ng tulong at makita yung matinding pinsalang iniwan ng bagyong Marce. Kahit umuulan, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasama mga kalim ng DPWH at DepEd ang ilang eskwelhang nasira sa bayan ng Bugay, Cagayan dulot ng bagyong Marce. Nais ng Pangulo na makumpuni agad ang mga napinsalang paaralan sa loob ng 2 buwan. At habang ginagawa pa ito, suwestyon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan sa mga gymnasium na lang muna isagawa ang klase kaysa mag-online o modular learning. We are discouraging din sana yung distance learning dahil wala naman eksakto natututunan ng bata naman ganun. Hindi pa rin makakapagtrabaho yung mga parents kung hindi papasok yung bata. Bago ito, game na nakipagkamay, nagpakuha ng litrato at panay pa ang kaway ni PBBM sa mga nasalantang nag-abang sa kanya sa gymnasium ng bayan. Pinuri ng Pangulong maagap na paglikas ng mga residente. Alam namin mahirap para sa ibang tao na iwanan ang inyong bahay at iwanan ang inyong pag-aari. Ngunit ito ang bubuhay sa inyo, ito yung sasalba sa inyo. Kasi kung mamilit tayo na nandun na kung saan dadaan yung baha, kung saan dadaan yung malakas na hangin, baka masaktan naman tayo. Dahil sa sunod-sunod na kalamidad, pinasalamatan din ni PBBM ang pagtulong ng pribadong sektor sa mga nasalanta. We always talked about unity. We always said, sama-sama tayo. At yan ang nakita natin. Mabibigyan natin ng tulong ang lahat ng mga nangangailangan na tinamaan itong Marce. Kasama niya rin sa pagbisita sa Cagayan ang 2 anak na sina Simon at Vincent. Bit-bit din na PBBM ang dagdag na relief goods para sa mga apektadong residente. Nagpaabot din ng Pangulo ng tigsa 10 milyong piso sa 8 bayan na labis na naapektuhan ng bagyo. Matapos ang bagyong Marce, pinag-aandaan naman ngayon ng Cagayan LGU ang paparating na bagyong Nika at isa pang posibleng bagyo bago matapos ang Linggo. Nakatakda ro uling ipatupad ng preemptive evacuation at adopt a neighbor sa probinsya. Kasunod nito, pinag-aaralan na raw ng pamahalaan ang permanenteng relokasyon sa mga naninirahan sa danger zone sa Cagayan. Jess, kung sa bagyong Marce, pawang mga nasa coastal towns sa hilagang bahagi ng Cagayan ang pinaka-naapektuhan, dito naman sa paparating na bagyong Nika, pawang ang tinututukan ng pamahalaan ay yung mga nasa southern part ng probinsya, kabilang na nga itong Tuguegarao City, ang pangambakasin nila, baka magkaroon ng matinding pagbaha, lalo't kapag inuulan kasi ang Isabela, na isa rin sa matatamaan ng bagyo, e posibleng umapaw yung Cagayan River na maaari magpalubog sa mga katabing bayan at lungsod nito. Jess. Maraming salamat at ingat kayo riyan sa Tuguegarao, Mon Gualvez.